Masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng sanggubat na Mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Isang lalaking nakatali sa puno na animo'y binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya'y Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayon'y nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan? Nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap. Humihingi ng tulong nyo. Patawarin nyo akong lahat. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian. Laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Paano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan? Kung ang Diyos na mismo ay ayaw akong tulungan, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladdin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Blerida! O Tadhana! Kay lupit mo! Inuha mo ang minamahal ko! Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig! Makintay ka na! Mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Kita kami, kita kami, kita kami. Pagkatapos na marinig ni Aladdin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Kailangan ko nang magmadali. Hindi ko na maabutan ng tao. Habang tumatakbo ay nahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos na lalaki, agad niya itong nilapitan. Parang kilala ko ang tao ito. Kalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at... Laura, nasan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Pagdat hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At ba't ka narito? Ako ang nagbisa sa'yo. Magpahinga ka na lang. Hindi mo ba napapansin na tayo'y magkaaway? Marahin na! Kung hindi ka dumating, siguro nga ay patay na ako. Hindi nagpansinan ang dalawa ngunit isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan si Duke Briseo, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Princesa Floresca ay nakatira sa Cortona. Ako ay pinangalan nilang Florante. Sa ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw kumain ng aking ina dahil ako'y isa. Bakit kailangan niya pang umalis? Mahal ko, mas maganda ang pagtuturo doon. Kung hindi siya mag-aaral, paano na lang ang kanyang kinabukasan? Sino mag-aalaga sa kanya roon? Alagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan roon. Huwag ka nang mag-alala. Halika lang. Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinsin niya sino ang pangakulit. Bumiti kay nana, bibilita kahit pa sinasadya. O akong masaktan paminsan-minsan bawat sandali. Florante, maligaya ang pagdating. Ako nga pala si Antenor ang magiging guro mo dito sa Athena. Salamat po. Oh, bakit ang lungkot mo? Ako po kasi ako sa Albania. Yaha mo, lilipas din yan. Florante, binabati kita. Meron kang talento ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po.
Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadulaan ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polinice at si Adolfo bilang Etiocles. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw sa aking kapurian. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at inanakita si Adolfo. Makalipas pang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Para sa iyo, Florante. Hindi, mahal na ina. Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi, hindi ka maaaring mamatay. Dalawang buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, lagi mong tatandaan, mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong mga bilang. Mag-iingat ka, Florante. Kung kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Leandro, tamaan mo si Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating sa Albania. O aking ama. O Hunso, kumusta ka na? Biglang may dumating na isang mensahero. Agad lang, humihingi ng tulong sa inyo ang Crotona dahil nanganib po na masakap ni General Osmari. Asahan mo ang aming tulong. Maraming salamat. Florante, pumunta na tayo kay Haring Linceyo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceyo. Mahal na Hari, anak. Florante, ang binata sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo muna ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong mga nanuno doon at magkamit karangan. Nabalitaan ko kay Antenor na pamalas ka ng iyong kausayan sa Antenas. Walang paludutan ng iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa pag-uri. Ginagawa ko lang ang nararap. Si Laya ni Florante, si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan ng dalaga niyon? Ah? Siya ba? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang binipwento ng iyong ama sa akin. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Ganyan din ako. Ngunit, ilang araw na lang at aalis ka na. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at simula na ang piging. Pagkatapos ng tatlong gabing piging. Pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmali. Sugod! Sugod! Nag-uusap? Oo, likat hanapin natin kung saan ito nagmumula. Nang mabalitaan ko, napupugusan ang ulan ang aking mga ako at nagsimulang ulero. Di na nakatiisip Florante at Aladi. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa? Laura, aking mahal. Itagal natin hindi nagkita. Oh, mahal ko. At Lerida, aking isip ko. Paano ka napadpad dito, Laura? Bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita sila maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal ni na Florante at Laura at maging ni na Aladdin at Florida matapos sila kapwa magpabinyag. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceyo at Duke Briseyo, nalitan sila ni Florante sa kanyang paghahari na numbalik ang dating katangian ng kaharian na mauli ang kapayapaan, pumunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan.
out naman dito. Ba't ka ba? Kung ayaw mo ng abogado, inisip ko na sa'yo. Eh, practice lang. Practice, baka hanginin eh. Day 2. Action, go. Hindi ko makita yung Action! A few inches later. Si Adolfo ang malupit. At halima ako kung mal... Laking nakagapos sa puno. Di ba parang ang lapit na ganyan? Tomorrow. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Mahal ko, kailangan niya mag-aral. Ay, sorry, maliwan. Few moments later. Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinsi niya si Ina upang ako'y lumisan. Hoy, di pa yun! Go! Go na! Larante, pumunta na tayo sa area. Ay, sorry. Sugod! Sugod! One, two, three, action! Sugod! Action! Eventually. Leandro, tumama kayo ka Florida ng Albania. Salamat po. Paalam na po. Paano ka napadpad dito, Laura?